day mga katalaan, welcome po sa Umalipam Diary. For today's video, ituturo po namin sa inyo kung paano gumamit ng coffee machine. Espresso coffee machine. Bali, ito po bali ano siya, commercial home coffee machine. May mga nakikita po tayo na ano ibang mga artista na ano na lalo si ano si Ma'am Ivana, bali 'di ba may regalo sa inyo yung kapatid niyo ng ganito. I'm not sure kung exactly the same pero same principle, tuturo po namin sa inyo kung paano gamitin siya. At yung mga ano natin diyan mga katalaan na gustong magnegosyo ng cafe, gumawa ng mga frappuccino katulad sa mga sikat na mga coffee shop sa atin dyan. Ito po, pwede nyo gamitin. Kung ano, bali, sabihin ko namin sa inyo kung ano yung mga basic na coffee, kung paano gumawa ng ano, mag-extract ng kape, at paano gumawa ng milk. Okay, bali, simulan po natin sa coffee machine. Bali, sa gantong type, meron po siyang tubig na nilalagay sa likod. Hindi po kailangan mainit. Ano lang, sakto lang yung malamig lang. Galing gripo, mga ganun. Maldiretso po siya dun sa hopper niya. Tapos, yung coffee machine na po yung mag-init sa kanya. So, dalawa po yung dial natin. Isang papunta dun sa steamer. Dito po natin ginagamit yung jug para painitin yung ano, yung milk. At gumawa ng froth. Yung po yung masarap. Kung para masarap yung milk siya. Creamy. Para gumawa ng cream ng, ano, ng milk. So, sa kabilang side naman, dun po natin nilalagay yung ano, yung pag-extract ng coffee. So, simulan po natin. So, ito po yung tinatawag na group handle. Pag bumili kayo ng gato, meron siyang dalawang scoop na ano, basket, kung tawagin na ano, kasama. Meron siyang yung malaki, bali double shot siya, tapos may single shot. Ako, lagi kong ginagamit yung double shot kasi may ligaw sa matapang na coffee. Tapos, ito, rin, ito naman po yung pang-scoop ng coffee. Tapos yung kabilang sa inyo na flat, yun po yung pang-tank natin. Kasi kailangan po siyang pack bago yung ilagay dun sa coffee machine. So, ito po yung coffee ground natin. Shout out din sa coffee shop ng kapatid ko. Sa kanya galing to. Bali, siya lagi nagdadala ng coffee ground para makagawa kami ng coffee sa bahay. So, pupunin nyo lang po siya pero hindi naman mula dun sa dulo, sa rim. Mag-iwan kayo ng konting space para may structure ng mabuti. Yan po. Kailangan nyo i-press ng madiin para mapack siya ng properly. Tsaka kailangan kantay. Yan. So, kailangan hindi siya nahulo, diba? So, ayun po, makikita nyo yung ano, yung rim niya, may space pa. Para po dun yun sa ilalim ng coffee machine. Pag na-extract na kayo. Okay. So, ganda po yun. Gagamitin natin yung dalawang cup. So, ano na ito, mga 8 ounce na cup. Bali, kada isang shot, which is 25 ml, 8 ounce po yung pwede nyo gamitin. Kung mga malalaking cup siya, katulad ng latte glass, double shot shot, so 50 ml. Yun yung ano yung basic na measurement. So, bago niyo pala ilagay ito. Maglalagay lang kayo ng tubig. Saglit lang, maganda lang ano para hindi ma-build up yung ano yung air. Kasi hindi siya na-extract na maayos kapag mag-air. So, yan. Bali, may nabibili kayong cup na may measurement siya. Pwede nyo gamitin yun para hindi kayo hindi sobra o kulang yung pagka-extract nyo ng coffee. Pero ginagawa ko eyeball na lang dahil nga lagi naman akong magawa nito. Maganda po yung itsura niya kasi nakikita niyo yung coffee sa parang ilalim. Straight layer siya, creamy. Yung po yung nahanap natin sa ganyan. Ganyan po yung mag-extract ng coffee. Ngayon, gagamitin natin yung jug para sa group.
onting ano lang, onting task lang. So, more than halfway. Pagka sobra yung nilagay niyong milk, mahirap siya mag-froth o mayroon siya mag-cream ng milk. Pag kulang naman, hindi kayo makakapag-cream ng maayos. Medyo matagal-tagal lang dahil matagal-tagal lang itong gawin. Dahil sa kumulat sa lang gawin natin. Tapos yung sauce na to. Yan. Yan po yung paggawa ng froth para mag-grill yung coffee natin. So, meron din po kanyang bibili natin na stick po siya na pang-temperature gauge. Around 60 to 65 degrees po ang acrylic na kailangan natin gawin dahil pag sumobra doon mabiburn po yung ano yung milk. So around 60 to 65 okay po yun. Basic kung paano gumawa ng coffee, kung ano yung mga coffee, kung saan ang galing yung history ng coffee, tsaka syempre gumawa ng design, kasama din yun. So yan po, bali kuha tayo ng spoon. So makikita niyo yung ano yung froth, yan po yung froth. Yan po yung cream na kailangan yung gawin para gumawa ng ano, ng especially cappuccino. Cappuccino at latte, yun po yung mga may prod. Depende po sa bansa kasi iba't ibang bansa, iba-iba po yung pagkakagawa. Ang cappuccino sa atin, nilalagyan ng cinnamon sugar, yung ibabaw. Dito po sa amin sa Australia, ang nilalagyan namin chocolate. Tsaka sa iba pang, yun po talaga yung traditional niya, kailangan chocolate. Yung nasa matamis taas. Ginamit po natin yung latte glass. Yung cappuccino cup po siya, bali para siyang mug. Tapos mas marami pong prot yung kailangan nyo ilagay. Bali yan po yung itsura ng latte. Nakikita nyo meron siyang prot. Ayun po yung ano niya, yung prot niya. Yung po yung cream habang iniinom nyo yung coffee. Masarap siya. Ito. Yan po, mag-comment lang po kayo kung gusto nyo i-show namin sa inyo sa video kung paano gumawa ng mga cappuccino, mga kung ano man mga cold drinks sa Pilipinas. They actually similar dito naman in a different way. So yan po, thank you po for watching. See you for the next video.